kailanganin natin sa recipe na ito ay gray hams, syempre, para mahulma natin yung pinaka-cake. So, yan, isang box yung nandito para tansya-tansya lang kung gaano karami. Depende dun sa lagayan nyo. Alaska condensada. Ito yung binili ko yung sa pack kasi hindi naman natin tansya. Depende talaga sa kung anong gamit natin na molder. Ito kasi bubuksan mo lang tapos masasara mo rin siya ulit. So, maitatabi mo pa siya kung sobra man. Depende rin sa tamis na gusto nyo. Nestle all-purpose cream. This para mas maglasa siyang strawberry. Durugin muna natin yung grahams kung wala kayong stock na durog. So, limang crackers yung dudurugin ko. Durog ko na grahams. Molder na pabilog para maghugis-bilog siya. So, ang gagamitin ko ay yung kaldero namin kasi naka-ECQ nga tayo. Walang time tayo bumili ng kahit anong molder. Na anong plastic. Yung sa akin, maliit siya. So, binuksan ko, hiniwa ko na lang siya dito para lumaki. And then, para ma-mold natin dito. Mamaya maintindihan nyo kung bakit kailangan natin ng plastic dito. Ayusin lang natin mabuti yung pagkakalagay ng plastic. Syempre, dapat malinis ang kamay natin kapag ginagawa natin ito. So, yan. Handa lang natin yan. Yung Nestle cream dito sa isang bowl. Lagyan na rin natin ng kondensada. Depende sa tamis na gusto nyo. Masyado matamis dahil may bata kami dito. So, tansya-tansya muna natin. Dagan natin yung kondensada. Kaya hindi ako nagbibigay ng specific na measure na condense dahil yung iba gusto sobrang tamis. Yung iba naman gusto yung tama lang. Yung molder natin na meron kayo dyan sa bahay para mas maghugis bilog siya. So, bilog sana yung molder na gamitin nyo para cake na cake ang itsura. Yan. Una natin inalagay syempre itong condense. Kailangan malagyan yung buong baba. Flat na yung plastic. Naglagay ako ng mineral water dito sa isang plate kasi kapag nagagawa ako ng graham, sobra niyang tigas. So, pwede naman nating basain muna yung graham. Kahit saglit lang para malambot siya. So, atiin muna natin to. And then, saka natin basain. Then, saka natin ilagay. Konting basa lang kasi madali naman siyang lumambot. Sa paulit bowl, durugin natin yung ating fruities, strawberry flavored. Yung dinurug natin na fruities para maglasa siyang strawberry and mas malasa siyang honey kasi yun yung bagong labas ng fruities ngayon. So, next, ipatong natin yung fruities dito. Patapos una, Nestle cream, and then yung graham crackers, and then yun ulit Nestle cream na may condense, and then next na itong fruities. Next, grahams ulit. Mix ko yung condensed milk at ating Nestle cream. So, yung talaga lang siya magluto. Yung nauli ng grahams, ito naman dinurog natin yung graham crackers. Ito naman. So, sakitan lang siya ngayon yung dinurog ng fruities, strawberry fruities. So, next, Nestle cream ulit. So, paulit-ulit lang, ganun. Hanggang sa mapungin natin itong ating molder.
yan, kaya rin namang makapag-mold kahit hindi siya kasing shape ng square na molder. Basta pagpukunan nyo lang yung mga hilid. So, yan na yung topping sa atin. Yung last part natin, yung dinurog na grahams at yung dinurog na fruities at itong pang ibabaw, yung buo ng fruities. Tapos, kung meron kayong extra pa pang toppings, so, meron pa naman kaming cases dito. So, ilagay natin itong cases. Ngayong cases, nabalatan na natin. So, isipin mo lang kung paano siya mas madedecor. Kung paano siya mas magandang tignan. Ito isa, dulugin natin. So, ayan, nadulog ko na yung isang cases. Ikalat na lang natin siya. Dugod mo lang yan dyan. Pwede na yan. Ayan, mas mabango na siya. Pero syempre, kailangan pa natin itong ilagay sa ref. Ito na yung natapos nating graham strawberry chocolate cake. So mamaya maintindihan nyo kung bakit may plastic dyan. So ngayon, yan ganyan siya kalapad. So ngayon, kailangan matakpan muna natin siya kasi ilalagay natin siya sa fridge. Kailangan natin siya ilagay sa freezer. So, balikan ko kayo mamaya kapag frozen na to. So, ito na yung galing sa freezer. Ito yung dahilan kung bakit kailangan natin kanina na maggamit ng plastic. Para mas madali natin siyang mahila. Aking graham strawberry chocolate cake. So, yan, round siya. So, na-achieve natin yung round na shape. So, mukhang cake na cake na talaga siya. So, yan yung toppings natin. So, ngayon, tutry natin siyang i-cut. Atin siya sa isang mas graham strawberry chocolate cake. So, yan. Yan, achieve. Cake na cake siya. Yan na yung nakat natin. Yay. Perfect.